Ito na po, natapos natin natanggal ang IC dito. So, lininisan lang natin itong mga hinang na nagkalat-kalat na hinang bago po natin ito lagyan ng bago. Ito ang dati niyang IC, KE2206B. Palitan natin kasi dito sa sa katabi na dito sa may kapasitor na to ay okay naman, hindi naman siya nag-leak. Itong apat, lima pala to, isa, dalawa, tatlo nagkatabi. Okay, kuha lang tayo ng pampalit. Ito ang bago natin, ipapalit natin, KE2206B pa rin. Ang dati ay ito ang sira. Yan ang bago. So ito ang ipalit natin. Tandaan nyo na lang kung saan dito ang may kanal, dito sa may gitna. Kanal sa may gitna. Yan ang iharap din dito sa may kanal dito sa gitna rin ng board, top board niya. May sign naman dyan. Ito ang kanal na sa gitna ng IC. Yan ang plaster. Kasi pag nabaliktad ito ay hindi ito gumagana. Kaya tandaan lang natin itong may sign niya bago tayo magkabit. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo at i-click ang yung bell para po ma-update po kayo sa sunod pa natin na video. So salamat pala sa mga supporters po natin na nanonood. Ito lang naman ang video natin ngayon kasi wala pa tayong iba na mapasok. Ito sa mga bitirano na ay easy lang to sa kanila. Testing tayo ito supply niya sa galing ng AC at saka dito sa speaker. Testing natin kung malakas na ba tong boses na to bago natin to ibalik symbol para hindi na tayo doble ang ating paggawa, hindi doble ang pagbukas. I-testing natin habang nakabukas. I-o natin. Tapos volume. Walang signal. Bali, nung napalitan natin ang IC, mahina pa rin. Hindi pa rin natin nakuha. So, dito tayo sa resistor. Check natin itong resistor na dalawa nito. May nakita ako kanina parang nag-change value to. 4.7 ohms at saka 10K. Ang 4.7 ohms ay nagre-read na siya ng 157 or 153 ohms. Yan. Set natin sa ohms. At ito ang sukatin natin, itong resistor na to. Surface mount. Ang nakalagay dyan sa marka niya ay 4.7R. 4.7R. Yan. Ito. 4.7R. At saka dito sa kabila naman ay
10K yang resistor ayan. So ipakita ko lang dito sa video ko ang pag testing natin para makita natin din sa tester na instead of 4.7 ohms nag-read na siya lang 100 yan. Nagbago na rin siya 90 kabila naman ay baliktad natin yan kanina yung sinukat ko kanina tinisting ko kanina ay 153 ohms ngayon ay nasa 90 at saka dito naman sa 10K kita natin dyan ay 7K nag change values siya ng 3K so wala naman tayong pangpalit nito kasi maliliit naman na pisa to ay cheap resistor so palitan natin to ng mga yung malaki. Pasensya na po kayo na hindi natin natapos ang ating ginagawa na kanina na turbo repair. So dahil sa bagyong undit na wala po tayo ng kurente dito sa probinsya. At ito sana ang ipapalit natin na i-assemble natin itong power amplifier module para mapalit na palakas ng ginagawa po natin. Pero naabutan po tayo ng blackout na bagyo. Kaya hindi natin natuloy. So may in-order ako dito na inverter. Ay kabit lang natin sa battery pero hindi pa dumating. Kaya napending pa ang ating ginagawa ngayon. So pasensya na po kayo. Ito lang ang napakita natin sa video. Okay, maraming salamat po sa inyong pagpanood.